everyone. We are here sa Davidson Academy and I'm Miss Ricci, one of the trainers here. And we invited one of the David Scott top stylists, Mr. Archie. Say hi, Mr. Archie. Hi. So ngayon po, i-demonstrate namin sa inyo yung tamang pagbi-bleach po ng roots ng isang kliyente. Like our model here, dati na siyang blonde. Siyempre, bleach ng buhok niya. Tapos, tumubo na po yung natural color ng hair niya. So, ngayon, gusto niya ibalik yung pagiging blonde. So, kailangan po nating mag-bleach ulit ng kanyang hair. So, ngayon po, i-demonstrate namin sa inyo yung tamang pag-bleach ng roots ng shave. Before we start with our procedure, it is important po na we have a consultation with the client. Kailangan tanungin natin ano ba yung gusto niya, gano'ng ka-light, at hanggang sa ba yung level na gusto niyang kulay. At the same time, kami bilang stylist, chine-check din po namin yung condition po ng buhok. Kung kaya ba ng buhok niya i-sustain yung gano'ng katagal, ilang beses siyang i-bleach. Kasi importante ho sa amin, ito po lagi namin tumuturo sa mga staff namin here sa academy na importante-importante yung integrity ng buhok. When we say integrity, yung tibay po. Kailangan po natin niya ma-address natin lagi yung na matibay yung buhok na wala po tayong magaganap na breakage sa buhok. And aside from the hair po, kailangan din i-check natin yung scalp condition po ng kliyente. Kailangan po natin i-check yung kanyang scalp kung meron ba siyang existing scalp condition such as kung meron ba siyang sugat, at kung meron siyang previous scar ng operation, at kung meron po siyang alopecia. Kasi po, kailangan i-address at sa kliyente yun na meron siyang condition sa scalp niya para aware po siya. Para meron po siyang choice kung itutuloy ba natin yung procedure o hindi. Okay, na-check na natin yung scalp condition ng ating kliyente. We now proceed sa bleaching process itself. So, gagamit po tayo ng bleaching powder po ng Apinage. Ito po yung in-house brand po ng David Salon. Okay, so gagamit po tayo ng 6% po. Okay? Bali, gumamit ako ng mga 20 grams. Then, 1 is itong ating ratio. So ito, kung ito ay 20 grams, gagamitin mga 40 ml ito ng 6%. Okay, mix na po natin. Then apply na po natin sa hair ng ating application is dahil mahaba yung regrowth ng natural hair ni ma'am, nagano tayo, half inch away muna sa scalp para maunang ma-prenighten yung mahabang kanyang regrowth. Then ngayon, sa ating second application, tsaka na-applyan yung kanyang roots. And normally, kapag ganitong application po ng bleach, inauna po natin lagi sa lalim. Thank you.
ko sa inyo yung result, final result ng ating ginawang root bleach kanina. So, ito na nga po, ayan, bleach namin siya. Mr. Archie, di ba ang ginawa sa kanya kanina is mahaba yung regrowth niya? Yes, mas ko mga 2 inches. Mga 2 inches yeah. yung kanyang regrowth. So, ang application namin, and before that, naglagay kami ng ano ng protection here sa previously bleached niya na hair. Para in case ganun lumagpas kami, medyo walang breakage. Tapos, half inch away hanggang doon sa regrowth. Then after 30 minutes, tsaka kami nag-apply ng another mixture po ng bleach doon sa pinaka-roots. Ma'am, ask lang po kita, nung in-applyan po namin yung sa roots mo, ano po bang naramdaman mo? May konti lang siyang parang tusok-tusok. Pero okay naman. Kasi okay. Kaya siya. Oh, which is normal lang po na mararamdaman po ng kliyente. Once na nag-apply ka po ng bleach sa roots, talaga may konting parang konting tusok-tusok pero tolerable. Hindi naman siya masakit. Hindi. Okay. Okay, ang ginamit namin sa kanyang pang-bleach is yung Apinage Powder Bleach. Australian brand po siya. And when you say Australian brand, is medyo mataas pong quality ng standard po niya. Which is, kaya nga safe po siyang gamitin sa scalp. After namin siya i-bleach, binabad namin siya ng another 30 minutes. Then, after noon, nirinse namin siya, nirinse off namin yung product, then shinampo namin. After shampooing, doon sa mismong basin, nag-apply kami ng toner. Kasi, hindi naman natin pababayaan na ang hair ni client after bleach, medyo brassy or medyo yellowish yung kanyang color. So, in order po na matone down yung kanyang yellow undertone, gumamit kami ng 10.2 and konting 4.221, konting purple lang siya, enough para ma-neutralize po yung yellow pigments po sa kanyang hair. Yun po. Then, nirinse namin. Then, conditioner po. Yun lang po. Then, eto na po siya. Yan. Eto yung ma-achieve natin na na blonde. We can call it the pearlized blonde. So, yun nga po. Yun po ang ating proper way ng pang-root bleach. Same po sa scalp po ng lahat po natin mga kliyente. Please don't forget to like and share and subscribe to David Salon YouTube channel. Click the notification bell para notify kayo sa mga bagong video. Bye!